At para sa ating kwentuhan ngayong umaga, panganay sa tatlong magkakapatid na babae ang bisita natin ngayong umaga at nagsimula siyang kumanta noong 3 years old pa lang siya dahil nga sa kanyang daddy na nag-iinganyo sa kanya, talagang nagpupush para siya ay kumanta. 4 years old nang magsimula siyang sumali sa mga pageants at singing contests sa eskwela at bago pa mapabilang sa Idol Philippines Season 2 hopefuls, ay naging racket din niya ang pagkanta sa mga gigs tulad sa mga debut, weddings, salamay din! Aba, ang sipag na bata ito, ha? Pati sa mga birthdays. At taong 2016 nga, nang naging 4-time defending champion namin siya sa tawag ng tanghalan sa It's Showtime at nagpatuloy sa pagkanta hanggang makamit ang second place para sa Idol Philippines Season 2. Kaya naman, let's all welcome sa ating sakto on stage, Ricey Avila! Hi! Magandang umaga po siyang Ami, Sir Jeff and Sir Johnson. Magandang umaga din po sa lahat po ng mga nanonood. Kamusta po kayo? Napakasipag mo naman yung journey mo sa pagkanta. Eh, hindi lang pala madali, lalo na't isa ka rin palang breadwinner sa inyong family. So, 3 years old, tapos 4 years old, naranasan mo bang ilagay sa ibabaw ng lamesa? Tapos yung pinagpe-perform ka ni Mami at Daddy? Opo, lalo na po nung nag-kinder po ako. Talagang trinay na po ako ng mama at papa ko po kumanta. So, mga 3 years old po, wala na po talaga akong hiya po nun. Ready ka na talaga to perform always. Kaya lagi po akong inihila ng mga teacher ko po kung saan-saan sa program or sa mga contest po, sinasali po nila ako. Bata pa lang talagang sanay na sanay ka na kakanta. Ginagaroon din ako ng mga magulang po. Sa table? Pinapakanta. Pero hindi naman ako nahatak na ulitin yun. Bakit ganun? Pero kasi ng mga generation na yun, yung talaga pag proud na proud ang nanay at tatay, di ba? Lalo na pag daddy. Naku, itong anak ko. Pag may family gathering, laging kang ba pinapakanta? Opo, kahit saan po. Anong madalas kinakanta mo nun? Yung dati po, To Love You More, yung mga usong-uso po kinakanta sa singing contest. Mga Forever's Not Enough po, Journey, opo. Puro nung bata matataas? Po kasi ako, mataas po yung boses ko, pero nung medyo lumaki po, pero hindi yung height. Medyo kumapal po yung boses. Lumabas po yung tunay na boses. So bata ka pa lang talaga, talagang si daddy yung always nagpupush sa'yo. Opo, kasi si daddy po yung ano, yung family niya po, puro po sila singer. Mm-hmm. Like nag-ibang bansa po sila para mag-singer po sa ibang bansa. Nung time na yon, growing up, hindi mo ba naisip na parang, oh, ang hirap naman nito, nag-aaral ako, tapos may training pa sa pagkanta? Parang ganun. Hindi naman po. Kasi gusto ko naman po talaga yung kumanta. Opo, parang in-idolize ko po yung papa ko na parang gusto ko, paglaki ko po, kakanta din po ako. Tsaka gustong-gusto ko po yung nasa entablado po ako. Oo. Tapos after mo naging 4-time defending champion sa tawag ng tanghalan, di ba? Tapos sumali ka ngayon sa Idol Philippines. Parang ano pa yung nag-push sa'yo na parang kulang, dapat sumali pa ulit ako sa Idol? Nagkaroon po kasi ako ng controversy po nung last 2 years ago. Alam ni Jeff yun. Siya nagkukwento sa amin. Talagang tagahanga mo yan. Opo. So parang nabiktima po ako ng fake news noon. Kasi puro po dami account. So hindi po ako nakapag-explain. Tapos syempre, na-depress po ako. Kasi naapektuhan ka talaga. Sobrang naapektuhan po talaga ako na nahiya na po ako nung lumabas or mag-post po online. So nung dumating po yung Idol, parang sinabihan po ako ni Lord na parang ito na po yung time ko na sumagot po doon, pero hindi sa issue, kundi yung talent po na binigay niya. Na talagang i-redeem po yung sarili ko. I-redeem at pakitang pwede kang mag-shine. At hindi lang po yun yung nagde-define sa akin, issue po na yun. Oo. At tinanghal ka ngang second place, yes, di ba? Anong pakiramdam na talagang after all this time, talagang nabe-bless ka at continue pa rin ang blessings mo? Sobrang grateful po ako and I'll make sure po na lagi lang po akong humble kasi yung talent po na to, hindi naman po sa akin galing. Talagang gift lang po to sa akin ni Lord. And sobrang saya ko po na naging second place po ako. Kasi kahit hindi po ako nag-title, sobrang panalo ko na po. Sobrang bait po na Idol PH family. And syempre po, nilalagay po kami sa kung saan-saan pong show. Ginigest po kami na parang feeling po namin talagang tunay na idol po kami. Kasi parang artista na po kami. Nasa TV na po ako. Talaga, artista ka kanina. May makeup artist ka. Nag-aalaga sa'yo. Diba? At saka mayroong nagpipicture, nagsastyle. Sobrang happy po and thankful po. Sobrang pasalamat ko po. Nakakatuwa, di ba? Na parang after 1 year na nagpahinga ka, nalulungkot ka, na-depress ka, eto na ngayon. Bumabangon! Totoo si na Ricey. To. Ito na po. Eto na, totoo na talaga. Ano bang mga future plans mo? Kasi balita ko, pangarap mo rin sumulat ng maraming kanta at sumusulat ka.
Opo. Oo. Yun po yung gusto ko po sana na after po ng idol ko, baka pag-release na po ako ng singles ng mga sarili ko pong kanta. Yan, with the help po of Sir Jonathan Manalo and Sir Rock Santos po. Yun po yung dapat yes. nyo pong abangan. Opo. May tanong ka ba, Jeff? I-re-record mo ba yung Matsala? Opo, actually, tapos ko na po yun. And hopefully po, soon, ma-release ko po yung... Halatang talagang ano... Hindi naman ako medyo lang na... Oo, fan talaga. Salamat si po. Jeff. At anong mensahe mo sa lahat ng mga sumusuporta sa'yo at talagang patuloy na nandiyan, inaabangan kung anong susunod na mga ganap sa iyong career, Ricey? Hello po sa mga Team Ricey ko po. Ayan dito po sa Pilipinas at sa mga sumusuport po sa akin sa ibang bansa. Maraming salamat po kasi lagi niyo po akong inaabangan, sinusuportahan at binoto niyo po ako, naging second place po tayo. Talagang sobrang salamat po kasi kung hindi po dahil sa inyo, wala po ako kung asan po ako ngayon. Kaya habang buhay ko pong tatanawin po to na utang na loob at kung kaya ko lang po talagang pasalamatan po kayo in person isa-isa, gagawin ko po. Kaya mahal na mahal ko po kayo lahat at salamat po talaga. Nako, thank you. Kaya alam ko nag-aabang na ang lahat sa pasample from Ricey. At this time, papakinggan po namin yung iyong kanta. Sino bang sumulat nitong kantang to? Ang sumulat po ng song po na ito ay si Sir Rock Santos po. Ayan. Opo, of Star Music. Star Music. Opo. Kaya naman mga kasakto, let's all welcome sa ating sakto on stage, Ricey Avila. Naranasan mo na bang magtanong sa mga nangyari sa buhay mo? Kung posible ba o hindi, di mo man sinadya, pero parang itinadhana. Kaya huwag mo na palampasin, ikaw ay maniwala. Dati ay nangangarap lang, dati walang kasiguraduhan. Ngayon ay totoo na to, wala nang halang. Ano mang pagsubok malalampasan, dahil alam ko na hindi lang ako ito, pagsisikapan ko pagkat totoo na to. Hindi man nila nakikita ang nakikita mo, huwag manghina ang loob, tuloy-tuloy lang. Wala nang aatrasan, sabihin sa sarili mo, kayang-kaya mo yan. Tagumpay na inaasam, akin ang makakamtan. Dati ay iniisip lang, dati ay nangangarap lang, dati walang kasi totoo na to, wala nang hahandang. Ano mang pagsubok malalampasan, dahil alam ko na hindi lang ako ito, pagsisikapan ko. Dati walang kasiguraduhan, ngayon ay totoo na to, wala nang hahadlang. Ano mang pagsubok malalampasan, dahil alam ko na hindi lang ako ito, pagsisikapan ko. Pagkatotoo
siguraduhan, ngayon ay totoo na to. Huwag nang mag-alilangan, magtiwala ka lang. Salamat. Salamat po Sakto for having me. Maraming salamat po sa inyong lahat. Siyang Ami, Sir Jeff and Sir Johnson. Thank you, Ricey. At mga kapamilya, muli maraming salamat sa pagtutok po sa amin. Samahan po ninyo kaming muli bukas. Ako po si Johnson Malabat. Magre-request pa ako dapat ng isa pa eh, pero kakayaan. Mamaya. Sorry na lang kayo. Kita-kits po tayo dito sa programa nagbibigay ng saktong timpla sa inyong mga umaga. Ako po si Jeff Garoy. At kami po ang inyong morning tropa na naghatid sa inyo ng balita at impormasyon na walang labis at walang kulang. Ako po ang inyong Chang Ami Perez Castillo. At kayo'y tumutok sa... Sakto! Thank you, Ricey. Thank you. Ganda ng kanta. Ganda ng mensahe pati. Sakto!